ayun nga mga Lodi, ito nga yung dilema natin. So, ito naman yung Vandenbroek natin. So what's up mga Lodi, it's Benny Love TV. So ayan, muli nga tayo nagbabalik mga Lodi sa ating loop. So ayan nga yung mga ibon natin dito mga Lodi. Ayos naman sila. So kung natatandaan nyo, naglagay tayo dito ng mga box perch. So ayan, tinanggal na ni Papa kasi medyo sumikip nga mga Lodi pag tinignan nyo. So ayan, naglagay ng bago si Papa ng ayan, 1, 2, 3, 4, 5. So naging 5 na nga mga Lodi yung mga tapakan dito. So ayan, mas lalong dumami yung pwedeng matapakan nila mga Lodi, mas lalong lumuwag. So ayan, nakakatapak na silang lahat, hindi na sila nag-aagawan mga Lodi. So ayan, yung mga panlaban natin nandito pa rin naman. Ayan yung ano natin, anak ni Green Cell natin, tapos ni Feather, nakapatid yan ni Akira. So ayan, nandyan nga siya. So ayan, malaki na mga Lodi. Yung last vlog siguro natin is maliit pa nga siya dun mga Lodi, nakaipa yata siya dun. So ayan nga mga Lodi, malalaki na nga yung mga ibon natin dito. Kasi matagal-tagal na rin naman tayong hindi nakakapag-vlog mga Lodi. So ito na nga yung pang summer nga natin na na-cancel nga mga Lodi. So ayan na nga yung mga pang summer natin, malalaki na. So breeder na nga sila mga Lodi, pwedeng-pwede na sila i-breed. Tapos yung nest mate naman yan is eto nga mga Lodi, yung green cell natin na dati maliit pa nga yan mga Lodi. So magkapatid nga pala yan, dalawa. So eto yung first clutch mga Lodi, tapos eto naman yung second clutch. So kung makikita nyo, green cell nga, kasi yung tatay niya green cell, tapos yung nanay niya si Peder. So ayan yung nanay niyan mga Lodi, si Peder. So ayan nga, naging green cell nga kasi yung tatay niya is black green cell nga mga Lodi. So kung makikita nyo mga Lodi, napakaganda ng kulay niya mga Lodi. So naging white green cell na may pagka black black sa backpack. So ayan, napakagandang ibon niya mga Lodi. So nandito nga rin pala yung puti natin na galing sa Bago Bantay. So ayan nga mga Lodi, tapos yung kasama niyan na binigay sa atin. So ayan yung pula natin, nandito nga rin. So yung naging asawa ni Boy Tapang dati, okay pa naman. Tapos ayan yung isang anak ng old man nga natin mga Lodi. So ayan, naglulugon nga siya ngayon mga Lodi. Tapos kung makikita nyo mga Lodi, yung mga kak nga natin is nandito nga mga Lodi, sa kabila natin sila nilagay. So ayan, nandiyan sila puti. Tapos ayun nga yung iba mga Lodi, sa taas sila dumadapo. So yung sinasabi kong tatay ng green cell kanina mga Lodi is ayan nga mga Lodi, yung tatay ng green cell nga natin na pinakita kanina na asawa ni Peter. So yung isa naman na blue bar na yan mga Lodi is yung tatay nga yan ni Red Choco nga mga Lodi, na nawala na nga sa training natin. Tapos yung anak ni Boy Tapang nga mga Lodi, so ayan na siya. Kung makikita nyo, pulang-pula nga, pati talukap niya mga Lodi, pula nga. So ayan, hindi nagmana kay Boy Tapang yung kulay, so nagmana nga sa nanay yung kulay kasi yung nanay niyan is pula, yung dating asawa ni Boy Tapang. So ayan, nandyan nga sila sa taas. So ayan nga yung trapdoor natin, medyo maliit lang. So may takip nga yung trapdoor natin para walang dagit na makapasok nga mga Lodi. So ayan nga. So ayun naman yung isa natin pang summer mga Lodi, nandito pa rin naman siya. Nakabanded din yan ng summer ng NHPC. So ilalaro nga rin sana natin yan, kaso hindi nga natuloy yung karera mga Lodi. Tapos ito nga mga Lodi, yung isa na anak naman ni Vandenbroek, nandito pa rin naman siya mga Lodi. Ayun nga mga Lodi, hanggang ngayon wala pa rin karera, wala pa rin balita kung matutuloy pa ba yung mga karera na na-postpone dati. So siguro is cancel na lang yun kasi napakatagal na rin naman mga Lodi simula nung nag-umpisa. Dapat na mag-umpisa yung mga club mga Lodi, kaso nga mga Lodi is nagka bird flu. So sana payagan na uli ng gobyerno yung mga pigeon club na makabiyahe nga mga Lodi. So di nga pinapayagan na makabiyahe, kaya wala pa ngayong karera mga Lodi dahil nga sa bird flu. So ewan ko ngayon kung may bird flu pa nga ba, pero sa tingin ko meron pa kasi hindi pa nga na sisimulan uli yung karera mga Lodi. Siguro yung mga pang summer natin, ito pang summer natin yung mga Lodi. Tapos ayan yung pang summer natin. Tapos ito
yung nag-iisang natirang pang NDR nga natin, tapos itong pang summer natin is ilalaro na lang natin next year mga lodi. Baka ilaro natin ng pang old bird nga mga lodi, so may gamit pa rin naman sila dito. Kung hindi naman natin sila malaro, siguro pang breeder na nga lang natin sila mga lodi. So ayan, may mga lahi naman yan, so pwede natin i-keep yan mga lodi para pang future breeder, o baka sila pa yung maglabas ng magiging winner natin. So ayun nga mga lodi, yung Vandenbroek nga natin is nandun nga sa kabila. So binukod nga natin yung Vandenbroek natin, yung Jelejelema at yung Bastra tukod nga natin mga lodi, dahil kinukondisyon nga natin sila mga lodi, dahil magbe-breed nga tayo, magsusubok nga tayo mag-breed uli mga lodi. So titignan natin kung ano magiging kalabasan. Ngayon wala pang karera, pero susubukan nga natin mag-breed. So ayan, kinukondisyon nga natin sila ngayon para pagpaparis-parisin nga natin sila mga lodi. So papakita ko sa inyo kung nasan nga ba sila mga lodi. So ayun nga mga lodi, ito nga yung Jelejelema natin. Binukod nga natin siya dito sa cage na kulay itim nga mga lodi, para pag-conditionin nga siya. So para makondisyon mga lodi, dahil i-breed nga natin siya mga lodi. So ayan, kinukondisyon namin siya dito. So medyo maganda na naman yung katawan niya, kaya pwedeng pwede na siya i-breed mga lodi. Tingnan niyo yung pakpak, maayos naman mga lodi yung katawan niya, ayos naman yan mga lodi. Tapos yung balahibo niya makinis naman, tamang tama yan para pag breed nga natin, is condition nga siya para makapag produce na magandang inakay. So ito naman yung Vandenbroek natin, hiniwalay din natin siya mga lodi, sinabi ko nga kanina para pagparisin nga sila ni Jelejelema. So ito nga yung gustong pagparisin ni Papa kay Jelejelema. So ewan ko lang kung kay Bastra is yung anak na itong ni Vandenbroek mga lodi, so titignan nga natin. So ayan, kinukondisyon na nga din namin siya dito. So kung makikita nyo, ayos naman yung balahibo niya, makinis na. Tapos yung katawan niya naman mga lodi is ayos na rin naman. So ayan, malapit na natin itong pagparisin. So nag-aantay lang tayo na medyo makondisyon pa siya ng husto mga lodi. So ayan, kung makikita nyo, kondisyon na naman siya mga lodi. So binukod nga natin siya para makakain na maayos. So para makondisyon nga at para maglabas na magandang anak nga mga lodi. So update ko na lang kayo kung pagpaparisin na nga ba natin at kung ano nga mangyayari sa magiging inakay nga nila. So ito naman yung isang hen natin mga lodi. So ito nga yung Bastra tukod natin na galing kay Kuya Ding Ventura. So ayan nga mga lodi. So ayan, kinukondisyon nga din natin siya. So yung katawan niya is okay naman. Yung balahibo niya okay naman mga lodi. Namumulbos na silang tatlo. So ayan, naghihintay lang tayo ng konting panahon para pag-breedin na nga sila mga lodi. So ayan, kinukondisyon talaga natin sila na maaigi para maglabas nga sila ng magagandang anak. Kaya nga natin sila kinukondisyon mga lodi para pag nag-itlog nga sila, healthy yung maging itlog nila, healthy yung maging inakay nga nila mga lodi. So para sa karera is maging healthy nga din mga lodi, hindi maging sakitin. Ayun nga mga lodi, kung makikita nyo, napakagandang ibon nito ng Bastra tukod natin mga lodi. So ayan, galing nga to kay Kuya Ding Ventura nga mga lodi, nabili nga natin sa kanya to. So yung kak nga nito, yung kapares nito na nabili natin din kay Kuya Ding, so nandun nga sa kak section natin mga lodi. So pinahinga muna natin siya kasi yung isang paa niya is putol nga mga lodi. So hirap na rin siya mamarako, hirap na rin siya kumain, pero nakakapag-produce pa rin naman na magandang inakay yun. So yung dalawa nga natin pang summer doon is pre-produce nga nila ng healthy nga yun mga lodi. So kung makikita nyo, medyo hawig yun ng nanay, ito hawig ng hen na dam niya. So ayun nga mga lodi, so nakapag-produce nga sila ng magandang-gandang ibon. Pero soon mga lodi, baka i-breed din natin yun si Putol. Susubukan nga din natin yun si Putol. So nakakapag-produce pa rin naman siya ng maganda, pero sa ngayon ililipat muna natin to ng kapare si Bastra tukod nga natin para tignan natin kung ano nga yung magiging resulta nga mga lodi ng breeding natin ngayon. So ayun nga mga lodi, nandito pa rin naman yung mga ibon natin. So ayan, kung makikita nyo, nandiyan pa rin si Mata, yung anak nga neto ni Pula mga lodi na galing sa Valenzuela. So ito nga yung sinasabi ko sa inyo na anak ni Vandenbroek mga lodi. So baka ito yung ipares natin kay Bastra tukod nga mga lodi. So ayan, small cock lang din siya, medium nga lang pala siya mga lodi, katamtaman lang yung katawan niya. So bagay na bagay siguro sila ni
basta tukod. So tignan natin kung anong magiging kalabasan nga ng magiging anak nila, mga Lodi. So ayan, si Stapa nandito pa rin, syempre mga Lodi. Yung tatay ni Itim natin na nawala sa Paris pero nakaabot naman ng Gataran. So ayan, naging proud naman tayo dahil nakaabot yung anak ni Stapa sa Gataran. So si Stapa nga, Starlock nga lang inabot niyan. So tapos yung anak niya is umabot nga ng Gataran. So ayan, si Itim nga. So kung hindi nga nawala si Itim tapos nakapag-clock, is baka nga pumasok siya sa complete locking. Pero ganun talaga mga Lodi, sama sa karera yung mawalan nga mga Lodi. So ito naman si Puti, yung gift bird nga sa atin mga Lodi ng Tagatundo mga Lodi. So ayan si Sir Eyo Roda. So kasabayan nga nila Itim to nung North mga Lodi, so sa training nila. So kasabayan nga nila to si Puti. Kaso tinigil nga natin to kasi na-injured nga yung paa niya mga Lodi. So ayun nga lang mga Lodi, binigyan ko nga lang kayo ng konting update kung ano na nga ba nangyayari dito sa loop natin. So sa ngayon mga Lodi, wala pa nga karera pero maganda naman yung mga kondisyon ng mga ibon natin mga Lodi. So ready ready to pag bumalik yung karera, pag bumalik yung training. Iti-training nga natin yung mga na-cancel na training mga Lodi. So ayan, marami-rami pa naman tayong ibon dito. Marami-rami pa tayong wawalain dito mga Lodi. So ayun nga mga Lodi, binigyan ko lang kayo ng konting update tungkol sa loop nga natin dahil matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapag-vlog. So ayun nga lang mga Lodi, thanks for watching. So sana umabot kayo hanggang dito.